Legoland. Ayan. So, ayan yung Legoland. Tara, samahan niyo ko. Pasok tayo. Joke lang. Pupunta? Malaysia. Saan ka pupunta? Malaysia. So, andito kami ngayon, naghihintay ng bus papunta sa Malaysia. Hi! Kakalabas lang namin sa Singapore checkpoint. So, tatawid na kami papuntang Malaysia. Yeah. Hi! We just arrived here in JB, Malaysia. So, papunta kami ngayon dun sa bus stop. Magti-take kami ng bus papunta sa Legoland. Ayan. Yung maliit na bata doon, naantok na siya. Dito na kami sa bus papunta sa Legoland. Yung mga mandirigma nandun. Ayaw nila akong tapihan. Ayan. So, umalis kami sa bahay kanina around 11. 11, tapos nag-travel pa kami punta sa Woodlands, sa bus stop. Tapos nag-take ng bus again doon, papunta sa Malaysia. Tapos from Malaysia, nag-take kami ulit ng bus going to Legoland. Yeah. So yung bus from JB Sentral, kailangan mo mag-take ng LM1. Diretso na yun sa Legoland. So, parang nung last na pagpunta namin doon yung travel is around 1 hour, pero hindi ko alam ngayon, mukhang hindi naman mag-travel. Shop here.
bago dito sa Legoland, yung sea life. Sige, picture ni Madam, picture. Yan, tapos Legoland Hotel. Tapos yan yung theme park. Yan. Tapos doon naman yung papasok yun sa water park. Yung papunta sa water park. Yan naman yung way going to water park. Yan, so ito yung sa hotel. Pero hindi naman kami pupunta sa water park. So, yeah. Picture lang yung mga kids. How, Yexel? Maganda ba ang Legoland? Yexel? Hindi. Hindi maganda ang Legoland? Tama na abakan. Libot-libot doon sa Legoland. Balik na kami ng JB Sentral para mag-lunch. Sige lang, asan mo pa? Ayan. Para marinig yung mga security guard sa baba. Iyak yung bata. Ayan. Nagpapabili ng toy. Okay. Few moments later. Knockdown na sila. Napuyat. Guys, nandito na kami sa Singapore. Nakauwi na kami from Malaysia. Yung tipong mas mahaba pa yung oras ng biyahe namin kaysa dun sa pinasyalan namin. So, konting oras lang kami dun sa Legoland. Sa Legoland. Tapos yung biyahe natin lang oras. 5 hours. Tapos na-traffic pa kami sa ano. Sa immigration. Ay, sila pala. Kasi nasa express ano ako, kaya nakalabas na ako dun sa immigration dun sa Singapore. Tapos sila, mga isang oras na, hinihintay ko, hindi pa lumalabas. So, super worried na ako, minimessage ko sila. Sana yung text mo dito, Michael. Oo, may text ako. Akala ko ano nangyari, baka na-office na sila. Tapos ipadala na sila agad sa Pilipinas. So far, hindi naman. After 1 hour, bumalik sila ulit. So parang nag-iba ata yung sa immigration. Kasi meron na silang embarkation card, pero yun is nung from Philippines to Singapore, yung embarkation card nila. So, pagkabalik nila ata ng Pilipinas, kukunin yung embarkation card. Pero dati kasi, kapag kahit from Philippines ka, tapos pagkapasok mo ng Singapore, tapos paglalabas ka ng Malaysia, kukunin nila yun. Kasi pagbalik mo ng Singapore, mag-fill up ka ulit ng panibagong form. Yon, tapos hindi daw kinuha. So, dalawa yung embarkation nila. So, parang from Malaysia to Singapore, tsaka Philippines to Singapore, diba? Tsaka ang tagal. Grabe, ang tagal. May isa kasing lalaki na matanda. Ang tagal nilang question. Ayun. Oo, kaya doon kami natagalan. Mahigpit kasi sila pagka-enter mo na ng Singapore, super mahigpit sila. Lalo kapag pumunta ka lang dun sa border to border. So, madami kasi talagang nag-e-exit. Dami nilang tinatanong dun sa matanda. Kaya, yun. Doon kami na tagalan. Tagal, as in isang oras. Tapos super worried na ako. Parang lahat lumabas na. Tapos hindi ko sila mahanap. Buti yung Philippine number nila, nakaka-receive pa rin ng message. Kaya nung nag-text ako sa kanila, nare-receive nila.
Ayun, kaso hindi naman sila makareply kasi nga wala silang number, wala silang internet connection. So, todo, hintay naman ako dun. Kala ko na kung ang nangyari sa kanila. Yun. So far, ayun, nakauwi na kami at nandito na kami nagre-rest. Ayan, ang mga bata. Flex ko lang yung kumari ko. Flex mo. Thank you, kumari Anne-Marie, sa pagpa-stay dito sa bahay mo. Super bait niyong mag-asawa. Yes, ayan, bahay nila itech. Kami lang dito, wala pa sila. Gusto namin. Bait-bait nila. Open na open. Alam mo yun, pag nag-travel ka ang ng Singapore. Ang dami ba yung mga grinosery niyang pagkain namin. Anda, pag nag-travel ka ng Singapore, di ba parang ang mahal, kailangan ng hotel, di ba? Tapos sila, hindi na nila kailangan ng hotel. Libre. Pagkain din niya, libre. Ganun. Ang daming nagme-message na, uy, nandito ka pala sa Singapore. Meet mo kami. Tapos minimit niya, nililibre kami ng pagkain. Instant celebrity. Di ba? Pamasahe lang talagang kailangan, tsaka tax. Pamasahe lang. Tsaka yung binayad niyang tax sa Pilipinas. Pagdating niya dito, ang dami na. May natirahan siyang bahay, may nagpakain sa kanya. Ganun, may nagpamasahe. Oh. Umabot talaga yung $50 niya for one week. Tapos may nagbigay pa. Flex ko na naman yung pamangkin ng asawa ko. Hi, Sheena! Sa $50 Singapore dollar. Andito pa. Allah. Iuwi ko ata yun. O, diba? Powerful. Ayun. So, tomorrow, pupunta kami sa airport. Hatid na namin si Maan kasi mauuna siyang bumalik ng Pilipinas. Tapos sila Friday. Okay. Iwan. Yes. So, ayun, guys. Bye. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share. And open the notification.